Medyo pagpasensyahan nyo na yung boses ko kasi galing kami sa outing. Noong October 16 kasi is birthday ng nanay ko, pero actually 17 talaga yung birthday ng nanay ko eh. Pero ginanap namin na October 16, no? Kasi nga naman, alam nyo naman mga Pinoy, kapag hindi tumapat ng Linggo is ina-adjust natin yung oras. Tapos at the same time guys, no, 7th year na wedding anniversary namin ng asawa ko. So magtataka siguro kayo guys, no, bakit sabay yung birthday ng nanay ko at ng asawa ko. Kasi guys, ang buhay talaga namin mag-asawa is up and down, no. So minsan guys, no, asensado kami at minsan rin naman is talagang nasa low point kami ng buhay namin, no? Pero kahit na ganun yung nangyari, no? Kahit kailan din namin naisipan na maghiwalay talaga. So 2009 kasi kami naging mag-boyfriend, girlfriend ng asawa ko. Tapos naisipan lang namin guys magpakasal after 6 years, no? So nung 2015 yon. Tapos nung panahon na yun is yun nga, nasa low point na naman kami ng aming career. Eh gusto namin magpakasal kaso kapos na kapos talaga kami sa pera, no? Kaya ang ginawa namin, nung mag-50 na yung nanay ko, sinabay na lang namin yung kasal namin doon sa 50 years old siya, no? Para malaki-laki guys yung matipid namin, no? Kaya pareho guys ng date yung kasal namin at yung birthday ng nanay ko, no? So ganyan talaga guys ang buhay, no? Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Tapos guys, no, pag nasa low point ako ng buhay ko, tapos nagkataon na mayroon mga okasyon na ganito, tapos wala akong maiambag, alay kong sinasabi na next year babawi ako, no? Hanggang sa dumating nga guys yung pandemic, no, tapos nag-birthday ako. Nag-birthday ako nan guys, no, syempre yun nga, said na said yung pera namin at wala akong panghanda. Tapos yung nanay at tatay ko galing pa sila ng Bulacan, pinuntahan pa nila ako at pinakain nila kami guys sa may labas, no, diyan sa may Max Restaurant, diyan sa may Commonwealth. Tapos nung pauwi na ako nun guys, no, yun nga, like ko pa rin sinasabi sa sarili ko na balang araw makakabawi rin ako sa inyo. Kaya nga nung nag-birthday yung nanay ko, talagang sinagot ko talaga lahat yun guys, no? Wala siyang ginastos kahit magkano. At alam nyo guys kung saan ko siya pinag-birthday, doon rin guys sa may Max Commonwealth, no? Kasi nga sinabi ko guys na babawi ako sa kanya. At nakakatuwa guys, no, dahil nga sa the printing shop ay nakabawi ako kahit papano guys doon sa nanay ko. So ang dami naming bisita guys at ang saya-saya ng nanay ko, no? At lahat yan guys is nangyari sa tulong ng the printing shop. At syempre guys, no, yung kapatid ko, no, nagbayad na ako, nagbigay rin siya guys ng pandagdag doon sa may binayara namin sa Max Commonwealth. So kapag nasa low point ka guys ng buhay mo, no, huwag ka lang mawawala ng pag-asa. Makakabangon at makakabawi ka rin sa mga magulang mo at sa mga mahal mo sa buhay. Basta't huwag ka lang susuko. So sa mga first time manonood sa akin, no, so ako nga pala si Marlon Ubaldo. So nagtuturo ko ng printing sa may YouTube channel ko. So lahat guys ng ginagamit ko ng printer, material, at kung ano-ano pang pinapakita ko dito sa may channel ko, lahat yan guys mabibili mo sa amin. At reminders lang guys, no, kung may bala ka magtayo ng printing business, ang pinakamagandang panahon para magtayo ng printing business is bear months. Kasi malapit na ang Pasko. At kapag Pasko guys, no, alam nyo naman na marami nagpapaprint na mga souvenir at mga Christmas giveaway. So sa mga gusto mag-avail, no, hanapin mo lang kami sa FB The Printing Shop. At sabihin mo lang guys na galing ka dito sa my channel ko, no, para bigyan ka guys ng discount. So sa vlog na to guys, no, ang ituturo ko sa inyo ay ang isa sa mga pinakamatagal na serbisyo sa printing services. So ito sigurado yan, nung bata ka pa, kahit nung bata pa yung nanay mo, bata pa yung tatay mo, no, ino-offer na to. Ito yung tinatawag guys na ID printing. Kaso nung nagkameron guys ng mga digital printer, no, naging rush ID. Kung dati guys, no, nagpapaprint ka sa Kodak, hinihintay mo yan ng mga 3 days siguro bago ma-print, no? Pero ngayon, ang rush ID printing guys is tumatagal lang ng 10 minutes kung mabilis ka mag-print. So para hindi na nga ito humaba itong video na to guys, no? So ito na guys kung paano ba mag-print ng rush ID printing. So video, pasok! Una guys, no, gagamit tayo ng Google Chrome at syempre gagamit tayo ng Microsoft Word. So guys, no, kapag magpi-picture kayo ng inyong mga client, no, so mas maganda guys, punta ka lang na ng settings, i-choose mo to guys yung 1:1 na ratio. Yan. Tapos saka nyo siya picturean guys. Kasi guys, sa mga ID, syempre, square siya. So ito guys yung picture ko. So ang una natin gagawin guys, syempre aalisin natin yung background niya. So paano ba guys mag-alis ng background? No? Usually yan guys, ginagamitan natin ng Photoshop. Pero guys, tuturuan ko kayo ng mas madaling paraan para maalis ka agad yung background nitong picture na to sa loob lang ng mga 2 to 5 seconds lang. What? So pupunta tayo guys sa website na remove.bg. Tapos yung image natin guys, idadrag lang natin doon. Yan, so maghintay ka lang. 1, 2, yan, okay. So 2 seconds guys, tapos na siya kaagad. Mapapansin nyo na yung background niya is checkered na siya, no? So kapag checkered na guys ang background niya, ibig sabihin yan guys, is transparent na guys yung background niya. So gagawin natin ngayon guys, is da-download lang natin siya. Tapos lagay lang natin sa may desktop. Tapos guys, kuha rin tayo ng sample, no? Yung hindi naka 1:1 ratio, no? Kasi usually yung mga client natin, ganito yung pinapasa nila na picture, no? Kung hindi ikaw yung magpipicture sa kanila, ganyan yung ipapasa nila na picture sa inyo.
So ganoon rin guys gagawin natin, no? Alisin lang natin yung background niyan. So punta ka lang ulit guys sa remove.bg, tapos i-drag mo lang doon guys yung image ng client mo. Yan. So guys, pag naalis na yung background niya, so ang gagawin natin is i-click lang natin tong download at i-save lang ulit natin siya guys sa may desktop. Tapos ang susunod natin na gagawin guys, no, mag-o-open tayo ng Microsoft Word. Tapos idadrag lang natin guys yung image natin dito. Yan, so panadrag na natin guys yung image natin dito. Ang gagawin natin guys is double click lang natin siya. Tapos dito guys, gagawin natin 2x2. Yan, so pag nalagay na natin guys yung 2x2, gawin natin guys right click, then format picture. Then eto guys, click mo lang tong paint bucket tool. Tapos yung line guys, lagyan mo guys siya ng line. So ang line niya guys is gray lang. Kasi pag black kasi guys, no, masyadong halata pag hindi natin tinamaan yung cut marks. So gagawin natin guys is gray lang. So yan yung sinasabi ko guys kanina. Ano, bakit kailangan na square na kaagad or 1:1 yung ratio para pag nilagay mo siya dito guys, no, ganyan kaagad yung itsura niya. Pero sample guys, no, ito nga yung sinabi ko kanina na hindi siya naka-aspect ratio ng 1:1. So i-drag ko lang siya dito guys, no. So double click mo lang siya, tapos click mo lang tong crop, then aspect ratio, tapos ito 1:1. Yan, tapos ayusin mo lang siya guys na pasok siya doon. Yan. Yan. So make sure lang guys na itong mga nasa gilid na linya, yan, nakasagad doon sa may balikat. So ito babaan niyo ng konti. So pag okay na sa inyo guys yung ganung itsura, no, so i-click niyo lang dito sa may labas, yan. So nakaganyan na siya. Tapos ganun ulit gagawin natin guys, na double click nyo lang siya, then click nyo ulit yung paint bucket tool, tapos solid line, then ganun ulit yung medyo gray lang ang ilagay natin. Tapos double click nyo ulit to, gawin nyo lang size nya guys is 2x2. Yan. So meron na tayo guys nagawa na dalawang 2x2. So ang gagawin natin ngayon dyan guys, i-right click nyo lang to, then wrap text, tapos in front of text or behind text. So gawin na lang natin guys in front of text. Yan, so iuurong mo lang siya dito, then control C, control V para mag-copy, tapos ilagay mo lang siya dito, control C, control V para mag-copy, tapos ilagay mo lang siya ulit dito. Yan, so meron na tayong apat na 2x2. Tapos susunod natin na gagawin, gagawa naman tayo dito ng 1x1. So ganun ulit guys, control C, control V. Yan, tapos double click nyo ulit siya guys, gawin yung 1x1. Yan, tapos paramihin lang natin siya guys, no, by pressing control C, control V. Copy paste lang. So para makopy niyo to guys itong tatlo kaagad, no, press niyo lang sa keyboard niyo yung shift, tapos click niyo silang tatlo, tapos control C, control V. Yan, tapos i-select naman natin ngayon guys yung 6. So shift ulit, tapos i-click niyo ulit tong remaining 3, tapos control C, control V. So yun guys, so meron na tayo ngayon na 4 na 2x2 at 12 na 1x1. So ganito lang guys ang i-offer nyo lagi, no? Huwag na kayo mag-offer ng iba na mas maraming 2x2 or mas maraming 1x1 para guys lesser yung choice ng mga customer nyo. Tapos reminders nga pala guys, so huwag muna kayo mag-offer ng passport size na ID, no? Kasi maselan guys ang passport size, no? So nagkamali ka lang ng konting laki doon, is rejected na kaagad yun. So mapapahiya ka lang guys kapag gumawa ka ng passport ID tapos yung ID na yun is ni-reject. So kaya kami guys, no, hindi kami talaga nag-offer ng passport na ID, no. So in-offer lang namin guys is 1x1 at 2x2 picture lang. So panagawa muna to guys, no, ang susunod natin na gagawin is i-print na lang natin siya, no. So file, then print, tapos hanapin mo lang printer mo, then printer properties, tapos ito sa plain paper gawin yung Epson Premium Glossy, tapos ito high. Tapos okay mo lang, tapos i-print mo lang siya. So sa mga first time manonood ng vlog ko, no, so ito guys yung ginagamit ko lagi na materials or photo paper, no. So 160 GSM lang siya. So bakit guys 160 GSM lang at hindi makakapal na photo paper ang ginagamit ko? Kasi guys, ang top 1 na dahilan kung bakit nasisira ang printer is gumagamit tayo ng makakapal na papel. Kasi guys, pag gumamit tayo ng makakapal na papel, ang nangyari dyan ay bumabara yan sa may printer. Pag bumara yan sa printer guys, ikakameron ng paper jam. At kapag nagkameron ng paper jam, ang ginagawa natin ay hinihila natin yung papel. At kapag hinila natin guys yung papel, most of the time guys, to, merong napuputol na pesa dun sa may loob. So mas maganda guys, to, 160 to 200 GSM lang ang gamitin nyo na photo paper. Huwag na guys makulit na gagamit kayo ng 250 to 300 GSM na photo paper, no? Kasi guys, sisirain lang yan yung printer nyo. Yes, sa una yan guys, kakagat yan. Pero hintay-hintay nyo lang guys, next time yan, hindi nakakain ng kahit na band paper yung printer nyo. Kasi nga, nasira na yung feeder nyo.
So sa printer naman guys, no, ang ginagamit ko, syempre ito yung original na printer ko, no, mula nung tinayo ko the printing shop. Epson na L120 or Epson na L121. Maliit na printer pa rin guys ang ginagamit ko. Hindi ako gumagamit ng malalaking printer na unang-una kasi guys, pag maliit, maliit na space lang kailangan mo. At ang ginagamit ko na ink sa kanya guys, ito, so pigment ink. Kasi guys, ang pigment ink meron siyang fade proof na property. Hindi kamukha guys ng original ink nitong Epson. Yung ink nun guys is balang araw kukupas yon. So nakakahiya naman sa mga customer nyo na nagpa-print sa inyo ng ID, no, after ilang buwan lang hindi na nila makilala yung mukha nila kasi kumupas na yung mga picture nila dun sa ID. So yun guys, ang ginagamit ko ng mga materials, no, para dito sa ating Rush ID printing. So ito guys yung ating printout. Yan, kung mapapansin nyo, pag hinati ko siya nitong sliding cutter ko, ang magagamit lang natin guys na papel is kalahati lang. So yung kalahati guys, so itatago nyo, no, kasi pwede nyo pa ulit itong gamitin kapag ka nag-print ulit kayo ng Rush ID. So ikakat ko lang siya guys using my sliding cutter. Kung wala kayong sliding cutter guys, no, pwede kayong gumamit nito, itong guillotine cutter. Or pwede rin kayo guys gumamit ng gunting. Kasi guys, no, may silang naman siya. So pwede natin siya guys gamitan ng gunting. Tapos guys, kapag nakat na natin, no, so ang packaging natin guys is either na ginagamit natin, ito yung likod ng ating mga photo top, no, imbis na itapon nyo siya guys, ipunin nyo siya. Or kung hindi kayo guys gumagamit ng photo top, no, tapos wala kayong backing nun, pwede nyo to guys gamitin, no, ordinaryong band paper lang. Yan, so hatiin nyo guys sa gitna para hindi sayang. Tapos gawin nyo guys, itupin nyo siya. Ganito guys yung tamang pagtutupi. Yan, medyo saliwa siya guys. Tapos kuha lang kayo guys ng paste or glue, tapos lagyan nyo lang dito. Tapos itupin nyo lang to guys. Tapos gano'n rin guys yung gawin nyo sa kabila. Yan. So meron na tayo guys lalagyan ng ating mga ID. Tapos itupin nyo lang dito guys. Then lagyan nyo na lang ng tape sa may ibabaw. Yan. So nakapackaging na guys yung ating Rush ID. Ayos. So syempre, no, hindi ko tatapusin ang vlog na to, no, hindi ko sinasabi sa inyo kung magkano bang presyuhan ng Rush ID printing. So ang puhunan natin yan guys, no, yung papel natin is 5 piso. So kalahati lang yung gagastusin natin doon. So mga 250 lang ang magagastos natin, no. So isama na natin yung kuryente at syempre yung ink natin. So mga 5 piso siguro guys ang puhunan dyan. Tapos guys, yung 4 na 2x2 at 12 na 1x1, guys, wag nyo na sila bigyan ng ibang option, gano'n na lang ibigay nyo. Ang presyuhan nun guys is 50 pesos. Tapos kung magpapa-edit sila, no, pwede nyo silang sigiling guys ng 100 to 150 pesos for editing. So yung editing na yun guys, no, yun yung papalitan mo yung kanilang t-shirt, papalitan mo ng mga formal wear, no. So meron na rin ako guys na ginawa na tutorial na tungkol dyan, no. So siguro maglalagay na lang ako ng link either dito or dito, no. So hanapin nyo lang dyan, no. So i-click mo na lang yung link na yan para dalin ka dun guys dun sa may video tutorial ko kung paano ba magpalit ng mula pang bahay gagawin nating formal attire. So gumagamit yan guys ng Photoshop. So kung gusto mo guys matuto ng Photoshop, no, meron na rin ako mga konting tinuturo lang naman dito sa my channel ko. At kung gusto mo guys mag-avail ng Photoshop, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shack. Sabihin mo lang guys na bibili ka ng Photoshop, no, para ibigay sa iyo guys ng 199 pesos lang yung software ng Photoshop. Yung Photoshop na yan guys is 2018. Yan kasi guys yung isa sa mga pinaka-stable na Photoshop na software, no. So yan yung mga ginagamit ko. Kapag bumili kayo nito guys at ini-install nyo guys, no, make sure lang guys na naka-disable yung antivirus nyo. Okay, kasi kapag di kasi naka-disable guys yung antivirus nyo, no, may mga file siya na dinidelete. Ang dami na nag-avail sa amin yan guys. Sinasabi na namin guys na i-disable yung antivirus kaso hindi nila dinidisable yung antivirus. Kaya hindi nila ma-install na maayos. Guys, mas maganda guys, no, mag-follow tayo ng instruction. Kasi guys, pag hindi tayo nagpa-follow ng instruction guys, no, maraming oras na nasasayang. So sana guys, na-enjoy nyo tong vlog na to, no, kasi guys, ganyan talaga ako mag-vlog, no, natututo ka na sa printing, natututo ka pa sa buhay. So guys, kung nagustuhan mo naman ang video na to, no, huwag mo na makakalimutan mag-subscribe channel ko. Syempre, like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong gawa ng mga video na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At kung may mga tanong ka, comment, suggestion, no, huwag kang mahihiya na mag-comment down below kasi mahilig ako sumagot ng mga tanong. Kahit na paulit-ulit yung mga tanong nyo, paulit-ulit kong sinasagot yan. Siya nga pala guys, no, top 1 na tayo sa YouTube sa may pinakamaraming subscriber pagdating sa printing topic dito sa buong Pilipinas. So kung may mga product o services ka na gusto mo i-feature dito sa may vlog ko, no, email mo lang kami theprintingshock@gmail.com at sabihin mo lang guys kung paano tayo pareho makikinabang. And lastly, kung gusto mo suportahan tong channel ko na to, no, lahat ng video ko guys meron dyan sa may ilalim nakalagay na join button. Pag kinlik mo yan guys, no, magbabay ka lang ng 25 pesos na sobrang mura lang guys kumpara sa matututunan mo dito sa may channel ko. So maraming salamat ulit sa inyong lahat, no. See you on my next video. What? Bye-bye.
The printing shine of Iceland's tulip bar.